Nararanasan sa ilang bansa sa Europa ngayon ang matinding init na panahon, no, heat wave. Pero ano nga ba ang heat wave at ano ang nagdudulot nito? Si Naomi Tiburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Taon-taong inaabangan ang panahon ng tag-init sa Europa. Pero ngayon, halos makasunog balat ang napakatinding init na nararanasan ng mga residente. Ang heat wave, kung tawagin, na itala sa Great Britain, Italy, France, US at iba pang mga bansa. Sa France, kung nasaan ang OFW ni si Jennifer, umabot na sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura. Akala ko nga eh, Pilipinas ang pinakamainit. Dito ko na, sunog as in sunog. Ito yung kulay ko ngayon. Mas lighten ako nung nakaraan. Ngayon sunog ako talaga. Dito konting galaw, konting kilos mo lang, pawisan ka na. May electric fan man, init naman ang binubuga nito. Kulang rin daw ang isa hanggang dalawang beses na pagligo sa kada araw sa tindi ng init sa France. Nung isang araw, nag-quarenta eh, 41, mga ganon. Sobrang hindi kaya ng tubig. Alam niyo, pwede ka na magluto ng itlog. Nakakatakot din, syempre kinakabahan din bilang Pilipino na nasa malayo sa lugar natin. Sa iba't ibang bansa, may mga tinamaan ng heatstroke at mayroon na ring wildfires. Kaya't payo ng mga eksperto, iwasan munang lumabas ng bahay at siguraduhin ang madalas sa pag-inom ng tubig. Pero ano nga ba ang depenisyon ng heat wave? At ano nga ba ang kinaibahan ng init sa Europa at init dito sa Pilipinas? Pag sinasabi natin heat wave, dinideclare ang heat wave kapag nakakapag-record after ng 3 consecutive days ng mas mahigit sa 5 degrees sa normal temperature. Unlike sa Europe, malaking body of land to, malaking kalupaan ito. So nag-i-stay doon ang hangin. Halos hindi nga gumagalaw. Napaka-stable ang hangin nila. So yun yung dahilan kung bakit hindi nagpapalit yung hangin. Kaya nagiging mainit. Napaka-init yung nararamdaman nila ngayon doon. Ayon kay Professor Rosales, hindi karaniwan ang nararanasang heat wave sa Europa na epekto ng climate change. Sinasabi na rin na effect na rin ito ng climate change. So masyadong maraming carbon dioxide ngayon sa atmosphere. Sinabayan pa ito ng warm air nang gagaling sa North Africa. Tapos itong air mass na to galing sa North Africa eh may haze, no? Ibig sabihin noon may dala siyang mga butil ng buhangin na mula doon sa Sahara Desert. Tapos nag-absorb din to ng init. Sa katunayan, sabi ng United Nations, maring asahan pa hanggang sa taong 2060 ang pagkakaroon ng heat waves dahil sa patuloy na pagtaas ng carbon emission. Dapat anila itong maging wake-up call sa mga bansang isinasantabi ang issue ng climate change. Naomi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.